Ngayon, mga kababayan, ito yung balita dito sa atin. Passport. It will become a passport. Aid to help identify the inoculated. A party-list congressman has filed a bill in the House of Representatives to help put an efficient system for person inoculated with the and pave the way for the so-called Toro passport. Sabi ko sa inyo. Kopya-kopya lang po sila. Ang ginagawa po nila, kung ano yung naisip ng kabal, ipapadala through wires. Pwede nga sa email. Through email or through the messenger. O, ito na niya. Padala ko na sa inyo. Ipasana ninyo yan. That is our priority. Lahat ng bansa. Kaya may uniformity. Kung ano ang sinabi sa Israel, sinabi sa Europe, sinabi sa Amerika, sinabi sa Australia, sinabi sa kung saan-saan bansa. Maya-maya, dito na rin sa Pilipinas. So, ito na nga po. Balita na rin ng Philippine Star. Kasi po, ang nagmamando sa kanila, isa lang. So, kumbinsido kayo sa akin pong, sinasabi na this world is now governed by one group of people. And all the nations of the world are just following this of this one world power, ano, power group. And no nation can resist the dictates. Walang bansa, including this country. So comes now this one. Representative Ronnie Ong of Party List, ang probinsyano. Oh, ang probinsyano. Yung ang probinsyano. Alas! Filed House Bill 8280. Nang tawag ay Passport Act. In hope of providing a faster and more systematic way of complying with the national government's health protocol through mass. All the COVID-19 inoculation is still a few months away from entering our borders. It is but proper to take further preparations and necessary steps for its unhampered implementation and maximization, sabi po ni Congressman Ronnie O. According to him, this passport can also be used as an identification system that will allow people unrestricted access to public facilities. Sabi ko sa inyo, ito na po ang simula. Pag wala ka nito, wala kang access sa lahat ng there is now a bill. And once approved, it will be approved. Public facilities and participate in mass gatherings without the need of using the mandatory face mask and face shields. I told you so, mga kababayan. You will be denied pag wala ka niyan. O, ito ng batas. Di ka niya pwede dito sa gatherings na to. May passport ka. Di ka pwede dito sa hotel. Labas ka. You're not allowed. Di ka pwede dito sa market. Labas ka. Di ka pwedeng pumunta sa mall. You're a risk to people. Wala ka mga
Pag mayroon ka nun, hindi mo na kailangang magsuot na. Hindi ka dyan. It is our hope that this bill will be considered and approved the soonest possible time before the possible rollout of the in June 2021. Sabi ko sa inyo, may target sila. May mga schedule sila. Nakalatag na siya. From January to December, end of this month. May mga schedule of activities sila ang gagawin. Ang 2021 po, the year 2021 will not be a happy year. I tell you. To restore people's trust and confidence to travel with the end view of reviving and bolstering our economy, sabi po niya. Niyo. He noted that some business establishment may also decide to require people to show this passport until after the Department of Health declares that the threat of the has been totally eradicated. Hindi po yung ma-eradicate. Eh, nilagay nga nila eh. Mas may mutant na, may mutation na nga po eh. Sabi ko sa inyo po, many times, ito pong sakit ginawa nila because they want to use this one, this, as their tool for control of humanity. Yun po ang pinaka-intention nila. That's the reason why wala silang intention na bumili o i-recognize ang any cure for this. Wala silang intention kasi ito talaga ang gusto nilang mangyari. For them, ito yung solusyon, mga kababayan. In effect, Ong said, the passport is basically a badge that will prove that one is safe to mingle with other people and engage in activities without the need to use face masks and face shields and observe social distancing rules. Sakto sa mga discussions natin. However, pregnant women, breastfeeding mothers, and children below 16 should not be among the recipients of the ones the medicine intended as protection against reaches the Philippine shores next year. The U.S., United Kingdom, and Canada have already obtained emergency use of authorization. Of the Philippines is presently experiencing a baby boom owing to lockdowns and strict stay-at-home orders. Gabi po dito sa balita. That's it, mga kababayan. Yan ang mga balita ngayon na nauna na natin. Sinabi po sa inyo that it will happen. Ngayon, ito, idagdag ko na lang po sa inyo na balita.
And afterwards, yung mga reactions na po ninyo. Para updated po kayo kung ano yung mga ginagawa ng mga kolokoy. Ito po ang isa pang pangrimate. deadly brain eating amoeba spreading across US via interconnected freshwater systems. May bago silang panindak. Cases of a brain eating amoeba reported across southern US have begun spreading northward via the country's freshwater system. So pati yung paligo ni po ninyo, huwag na niya tayong maligo. Baka yung supply natin diyan may amoeba. Hindi ka na din iinom. Baka may amoeba din. Ano na lang ang gagawin natin? May amoeba mo talaga din sa atin. Kami na nga nago. Kasi kwan siya, nag-aral siya ng food tech. May amoeba man talaga. Pero kakaibigay. Yung brain mo, kakain niya. Yung man nagkita ang ano. In a worrying development to health officials already struggling with the pandemic, according to a new study, the single-celled brain-eating amoeba known as, ang basa nito, Negleria fowleri has been relentlessly spreading northward over the past 4 decades, and the researchers from the Center for Disease Control and Prevention track this 4-decade killing spree across southern U.S. and noted cases are occurring at higher latitudes, likely due to the effects of the climate change. Oh, sabi ko sa inyo. Next, mga kababayan. From the Bureau to Climate Change. O ito ang panibagong panindak. So tama yung ating mga discussion po. Una, yung Bureau yung gagamitin nilang panindak. E ngayon na medyo nasanay na tayo sa Bureau, they are using another panindak. Amoeba na kumakain ng utak. Di wow. Ganun lang ang yan, Mr. Barabillas. Ganun ang ganyan sasabihin natin. Yun ang gusto nila, yung patayin sa sindak si Barbara. 1,254 yung nanood sa atin. Maraming salamat po. Mamaya yung inyong mga reactions. Ayos na yon. Pag na tayo magkwento ng ang aba-aba, tama na yan. Bukas naman po. Basta, sige lang tayo, mga kababayan. Sige lang tayo ng sige. Anyway, the promise of God to us ay He will avenge us against all these forces of darkness. He will destroy the destroyer of the earth. Yan po ang ano yun. Yan po ang sigurado. Kaya kayo mga sumisira sa ating mundo, may katapusan pa rin. May katapusan din yung mga ginagawa niya.